Okay mga boss, kakabitan na ng sidecar si Barack Auto 2023 model. So ano nga ba yung mga babaguhin natin? Yun, una mga boss, magkakalang muna tayo dun sa kanyang front shock. So gamit ang PVC, pumutol tayo dun sa ating mga nakahanda na PVC dun sa likod. Tapos, ayan, ganyan ang ginawa ko mga boss. Meron tayong apiraso na PVC. Then, media yung, ano, yung putol natin. Para pagkalang natin doon sa shock, eksaktuhan lang yun mga boss. So, sa pagkakalang naman ng shock mga boss, tatanggalin natin itong holder ng manubela. Para hindi tayo may humaharang doon sa fork top. Bolt niya, yung bolt niya mga boss, yung 17mm na ginagamit natin. So medyo malabo pala yung pagkakaano natin, pagka-video kasi medyo masulo. So ito mga boss, kakalasin na natin yung 17mm na fork top bolt ng crown natin. Tapos yun, makukuha natin dyan yung parang manipis na makapal na washer mga boss, yung parang may thread. Yun ay seat spring mga boss, yun ang tawag doon. So meron tayo ditong allen key. So yun ang ginagamit natin pantanggal para mabilis. So ibabala lang natin sa extension then ratchet. So ito mga boss, yan yung seat spring mga boss. So pag natanggal nyo yan, dyan natin ilalagay yung PVC na pinutol natin. So sa nagtatanong baka daw mabasag yung PVC, hindi mga boss, makunat yan, PVC nga ay yun. So ilalagay na uli natin kapag natanggal na natin yung seat spring. Tapos, ibalik na natin. Ganun lang yung pagkakalang para tumigas yung spring or yung shock ni Barako sa unahan. Kung gusto nyo medyo matigas, dagdag kayo ng langis. Pero ito mga boss, sakto na to. Kasi medyo matigas naman yung spring niya. Ayan. Pagkatapos natin sa kabila, yung kabila naman mga boss, ito sa kaliwa. Kalasin din natin. Ganun din. Kapag nakalasin natin yung set spring, lagyan natin ng PVC na pinutol natin. So, kapag wala kayong ganitong pang tanggal mga boss, pwede rin yung allen wrench. Kaya lang medyo mahirap, walang stopper. Yung hindi katulad nito, may stopper. So, medyo matagal ang pagtanggal nito mga boss, medyo mahaba yung thread. Tapos, kapag natanggal na natin, yun, ilalagay na uli natin yung pinutol na PVC pipe. So, yun, ito na mga boss, ilagay na natin. So, tapos na tayo doon sa front fork. Kasunod naman mga boss, syempre nailagay na natin. Ikakabit na natin mamaya yung manubela. Tapos ito naman mga boss, tinanggal na natin yung 33-teeth na sprock at papalitan natin yan ng 14-45. So sa Barako to mga boss, yun yung mga match natin ha, 14-45. Hindi na natin ginamit yung libre niya na 44 kasi nagamit na raw niya rin sa isang Barako 3 mga boss. Kaya ito, 45, pinabili ko siya ng 45 para medyo match. Kasi yun nga, decarburator to, kailangan natin medyo mas low speed para kapag ka nagkabit ng sidecar, back to back ang sidecar nito mga boss, medyo mabigat. Kaya yun, medyo low speed ang ilalagay natin. So ito mga boss, utay-utay na natin kinakabit yung sa front fork natin doon sa shock, yung pag-modified. So ito, 14-45 na match mga boss. Ayan, SSS ang brand. So utay-utay na natin mga boss. Ayan na, nakikabit na natin. Basta 14 and then 45 yung match kapag kakabitan ng sidecar. Yun yung sa mga may patag at may ahon, babatak na yan mga boss, basta ganyang match. At yun, na-change yun lang rin naman ito mga boss. Tapos yun, naikabit na natin. Basta depende sa lugar ninyo. Kasi dito sa amin may mga bulubundukin, ay medyo mabundok pero may patag. Kaya 14-45 yung ating isinet. Tapos syempre mabigat nga yung sidecar, kaya nagdagdag tayo ng spacer dun sa kanyang front fork. At ayan, napapalitan na rin ito ng rayos, yung mga heavy duty mga boss, sa gulong. Yung gulong niya mga boss, malaki na.
tulad ng sinabi ko, pang heavy duty na yung kanyang rayo sa kayong gulong. So kaya i-minage na natin yung kanyang sprocket. Medyo malagitig pa lang yung andar nito mga boss kasi hindi pa ito na chuchun up. Mapapansin din natin na kapag ka naiinitan, may tumutunog doon sa takip ng tangke. So yun mga boss, kaya tinatanggal yung one-way valve. Ayun, nawala na. So, dating-dating yun mga boss. Kapag naiinitan yung fuel tank, mayroon tumutunog. Ibig sabihin, kasunod nun, mag-aaroon na siya ng negative pressure. So, kayong pumipitik sa tambutso, normal naman yun. At ayan, tumunog na uli yung takip. Naiinitan kasi. At ayan, kung gusto nyo mawala yung tumutunog doon sa takip ng tanke ninyo, tanggalin nyo yung one-way valve. O diba, pag nakinig nyo yung tumitik-tik yun doon sa tambutso, normal yon. At dyan, may solusyon yan.